Hi guys! Welcome back to my channel. So ako nga pala si DJ Garcia, and for today's video is gagawa ko ng makeup tutorial. So gagawin ko yung pambahay glam. So ito yun. Ito yung finished look. And sana magustuhan ninyo. So yan, ngayon mag-start na tayo. So ang una kong gagamitin or una kong gagawin ay maglalagay muna ako ng moisturizer. And ang gagamitin ko is itong Jeju Aloe Eyes na UV Sunblock. So ginagamit ko ito ng ilang weeks na din. So syempre kailangan kahit sa bahay ka nakasunblock ka din, diba? So lagay ko lang yan. Lagay pa ako ng konti. Tapos spread mo lang. Hindi na ako syempre maglalagay ng madaming products sa mukha ko since pambahay glam yun yung i-achieve natin. So, yung sunblock lang. At pagkatapos mag-sunblock, gagamit mo yung tinted sunscreen. O, diba? Gagamit ko yung tinted sunscreen. Itong Belo. So, gagamitin ko lang ito para matakpan yung mga areas sa mukha ko na medyo hindi maganda. Ito lang yung gagamit mo pang conceal since tinted naman siya. So, lagay ko lang dito sa under eye. Ayan. Dito lang konti. Ayan. Tapos, blend ko lang. Kasi masyado akong madaming blemishes dito sa baba, sa baba ko, kaya nalagyan ko din. Tapos dito may mga konting pores, kaya mga ugat-ugat ko nakikita mo. Ayan. Tapos, pagkatapos ng tinted sunscreen, pupulo lang ako. Siyempre, nasa bahay lang tayo. And layo ko nagamit Johnson's baby powder. Hindi ako masyadong mahilig gumamit ng mga compact powder kasi medyo nalalagkitan ako. Eh kapag halimbawa Johnson's yung ginagamit ko, wala, nawawala talaga yung pagka-oily. Tsaka syempre dati pa lang, high school pa lang ako, ito na yung ginagamit ko. Syempre lagyan ko sa liin. Para di naman sayang. Tapos, blend ko lang. Diba, nawala na yung medyo pagka-oily. So, ayan. Dahil natapos na tayo sa ating mukha, magkikilay naman ako. At ang gagamitin kong pangkilay ay itong Maybelline na super liit na. So ngayon, after ating magkilay, go-proceed na tayo sa ating eyeshadow. At ang gagamitin kong eyeshadow is itong BYS Peach 2 na eyeshadow palette. And mag-start ako, gagamitin ko muna itong white shade na ito bilang transition. Maganda dito sa palette na ito, may kasama na siyang brush. And yung kasama niyang brush is dalawa. Ito yung isa, and ito yung pangalawa. Dito, meron na siyang blending brush. Ayan, itong part na to. Tapos ito yung eyeshadow brush. Tapos, ito naman is angle brush. Ayan, bali, dalawang angle brush ang kasama niya. Tapos, mag-start na ako. Lagay yung white eyeshadow dito sa aking mata. So, since pambahay lang yung gagawin na, hindi ko masyadong intense yung eyeshadow. Ano lang, parang subtle lang. Ano lang siya. Simple lang. So yan, brush lang natin ng color white yung ating eyelids.
At nga pala, kung makapansin nyo, ba't ganito yung damit ko? Siyempre, hindi na ako nagbihis since pambahay glam lang naman yung makeup natin for today. So, yan, hindi na ako nagbihis. Ito na lang yung sunuot ko. Yan, ginupit ko lang ito. Tapos, pagkatapos ko maglagay ng transition shade, next namang kulay na gagamitin ko is itong medyo peach, peachy kulay. Basta peach. Tapos, nilagay ko ito dito sa outer part ng ating mata. May pagka-peach na orange siya. Kaya ganyan yung kulay. So, pag nilalagay ko dito sa outer corner, ginagawa ko kapag simple lang naman yung ano, hindi ko na siya in-extend o pa ganun. Pagpapa-circle na lang. Ayan, pa ganyan. Parang papaloob lang yung eyeshadow niya. Para kung baga, simple lang yung kalalabasan. So, blend lang. Tapos, lalagay ko pala sa description box yung mga product na ginamit ko para dito sa tutorial na to. So, yan. Pass forward ko na lang kasi medyo matagal yung pagbe-blend. Kontento ka na rin sa pag-blend mo. Pwede natin pigilan yung pag-blend. So, siguro mga ilang minuto rin ako nag-blend. Siyempre, yun yung key para mas maganda yung pagkakalagay ng eyeshadow tsaka wala masyadong harsh line. So, after ko siyang mag-blend, ang gagamitin ko naman yung paglalagay ko dito sa inner part is itong kulay orange. Yan. Kulay orange na may shimmer. Ang gagamitin kong brush, syempre itong kabila ay yung eyeshadow brush. So, yan. Ilagay ko lang siya dito. Cut ko lang yung excess. Yan. Kung gusto niyo pala ng mas intense yung kulay, gagamit ako ng finger. Siyempre, para mas intense yung kulay ng eyeshadow. Ewan ko ba ba't ganun nagiging intense siya kesa sa brush. So, yan. Lagay ko siya dito. Yan, diba? Mas intense yung kulay nung gamit tayo ng fingers. So, dagdagan ko. Kapag nalagyan natin yung pigment, pwede natin siyang i-blend ng konti lang. So, itong part na ito, dagdagan ko. Hanggang dito sa may gitna. Pag masaya na tayo doon sa ating eyeshadow, lagyan na natin yung itong baba. So, sa baba, ang lalagay ko kulay is ito. Yung ginamit natin kanina na peach. So, tap the excess. Ang tigay ko na siya.
So, dito mo lang siya lalagay. Dito sa part na to lang. Kasi lalagay tayo ng shimmer mamaya dun sa may gitna. Yan. Tapos, gagawin ko naman itong angle brush. Yan, itong maliit na to. At ito yung brush na gagamitin ko para maglagay ng color dito. So, para doon, gagamitin kong kulay is ito. Parang gold shimmer lang siya. So, maglagay lang ako ng konti. Tap the excess and lagay ko siya dito. Tsaka dito. Yan. And gagawin ko lang din yung sa kabila. Pa-fast forward ko na lang kasi syempre medyo matagal pa rin sa pag-blend. So, pagkatapos natin na mag-eyeshadow, i-curl na natin yung ating eyelashes. So, yan, curl ko lang yung part na to. So, tagalan lang natin para mas ma-curl yung eyelashes natin kasi hindi na tayo gagamit ng eyelash extension since, syempre, sabi ko nga kanina, pambahay. So, ganito yung ginagawa ko. Dalawang beses ako nag-eyelash curler para mas sigurado talaga na maka-curl yung lashes mo. Diba nag-champi tayo ng mascara? And the mascara is ng Hyper Curl ng Maybelline. Ayan, paubos na rin siya since naghihirap na ako. Hindi na lang ako makabali ng mascara. So, lalagay ko lang dito. Sa kabila. And maglagay ko lang dito sa baba. Ayan, tapos na. So, after nun, nag-proceed naman tayo sa blush on. And I have yung blush on ito. And then po, highlight and blush. Blush. So, meron itong kasama. Ganyan, brush. And ito yung gagawin ko. Itong pink na pink. So, maganda to sa blush na to. Meron na siyang highlight. Kaya yun kung makikita yung medyo parang may sheen dun sa face ko. Pagayon ko ng konti dito sa nose para
next natin ay syempre ang ating lipstick. Pero dito sa look na to, hindi ko gagamit ng matte lipstick. Gagamit ko is lip tint lang. So, gagamit kong lip tint ay itong lip and cheek tint ng Pretty Secret. So, gustong-gusto ko itong lip tint na to kasi mura lang siya. Siguro parang nasa 79 pesos or 89 pesos lang to. Tapos, natatagal siya sa labi at hindi rin siya nakaka-dry. Tapos, si Ate Shai, yung katrabaho ko yun. Shoutout sa'yo, Ate Shai. Parehas kami ng gusto. Talaga yung gusto naming lip tint. Napumupunta pa talaga kami sa Watson's para hanapin to kapag naubusan na kami. So, yan. Lagay ko lang siya dito. Yan, tsaka tinan yung isang lagay ko pa lang pero parang red na red na siya. So, lagay ako dito sa... So, itong eyeshadow na nilagay ko, hindi lang talaga siya pambahay. Pwede rin halimbawa, graduation, kasi simple lang naman. Or halimbawa is, sa mga okasyon na halimbawa, binyagan, mag-anak sa binyag. Yan, pwede mo siyang isuot or pwede mo siyang gawin. And ang gagawin ko naman para sa akin, tabi to buko, yan. Kakalasin ko lang yung pagkatali kasi nakaganto siya. Yan, kapag bago ako mag-makeup, ginagawa ko to. Tapos pagkatapos ko mag-makeup, tatanggalin ko siya para meron ka natural curl. Ba? So yun, tanggalin ko lang. Tapos ayusin ko lang siya, syempre. So ayan na nga, dito na nagtatapos yung ating pambahay glam. So maraming salamat sa panonood. And pasensya na kayo kung ganito yung poses ko. Medyo parang pabebe pa kasi syempre nahiya pa ako. Bago pa lang kasi ako sa YouTube. Pero maraming salamat ulit. And mag-subscribe na kayo sa channel ko kung di pa rin nakapag-subscribe. And yun lang. Maraming salamat. God bless and take care.